Prologue. Ang sabi nila ay masayang magkaroon ng kasama sa buhay. Yung makakasama mo sa hirap at ginhawa. Ako si Alaysa Sandoval Fernandez. Yes, ganyan na ang apelyido ko dahil kasal na ako. Asawa ko si Anton Fernandez. Isa na siyang professor sa pinapasukan kong school. Kakagraduate niya lang last 2.5 years ago. Second year college pa lang ako noon. Pero sa school ay hindi ganyan ang apelyido ko. Alaysa S. Fernandez ang name ko sa school. Yung iba nga na pagkakamalan na kuya ko si Anton. Pero hindi. Asawa ko siya. Asawa ko. Last year lang kami kinasal. It was a private wedding. Both of our family and relatives lang ang nakakaalam nun. We need to make it private dahil nga baka magtaka yung iba na bakit ang aga kong kinasal. Saka sa school na pinapasukan ko ay doon siya nagtatrabaho. Ang rule namin ay pagka sa school ay normal na estudyante niya lang ako at professor ko siya. Kapag nasa bahay naman kami ay pwede na namin gawin yung mga ginagawa ng mag-asawa. Like yung cuddles sabay gagawa ng household chores at iba pa. Pero hindi pa insert dyan yung magkakaroon kami ng anak. Ang napag-usapan kasi namin ay kapag nakagraduate na ako, nakahanap na ng school na pagtatrabahuhan at pag okay na ang lahat ay pwede na kaming bumuo ng sariling pamilya. Masyado pa kasi kaming mga busy dahil nga papatapos pa lang ako sa college course ko at sobrang daming pinapagawa. Habang si Anton naman ay maraming inaasikasong trabaho, hindi lang sa university, kundi sa negosyo nila. Hindi naman sa ayaw kong magkaanak ngayon. Pero kasi mas maganda kung makatapos muna ako sa pag-aaral para mas maalagaan ko ang mga magiging anak namin ni Anton. Part 1. Nagising ako dahil sa sikat ng araw at may dumampi na labi sa aking pisngi. Rise and shine sa asawa kong maganda. Nakangiting sabi ng asawa ko. Dinampian ko naman siya ng halik sa pisngi niya. Good morning sa asawa kong malambing. Nakangiti ring sabi ko. I cooked our breakfast. Go do your morning routines and I'll wait you in the dining area. Huminto siya sa pagsasalita at kita kong tumaas ang gilid ng labi niya. He's smirking again. Or? Tanong ko. Or I can come with you and we both do our morning routines. Nakangiting sabi niya. Di ko alam kung nang-asar ba ito o ano. Pati pagligo sasamahan mo ako. Takang tanong ko. Pwede din kung papayagan mo ako. Pagkatapos niya yung sabihin ay ngumuso siya. Para siyang ewan kapag nagpapout siya. Hindi bagay. Huwag ka ngang magpout dyan. Mukha kang ewan na sinipitan. Natatawang sabi ko. Bigla naman siyang sumimangot. So gusto mong hindi ako magpout? Ikaw lang ang pwede. Tanong niya. Yes. Ako lang dapat kasi bagay sa akin. Hindi tulad sa iyo na nagmumukha kang ewan. Confident na sabi ko. Gusto mo pa bang makapagtapos ng college? Tanong niya. Kung hindi ano? Kinakabahang tanong ko. Mabubusog ka ng 9 na buwan. Habang sinasabi niya yon ay lumalapit siya sa akin. Gusto ko pang makapagtapos. Next time na lang yan. Sabi ko sabay takbo sa CR. Grabe. Kinabahan ako doon. Ayoko pang magdala ng bata sa sinapupunan ko. Gusto ko pang makagraduate para matupad ko yung dream ko na maging teacher sa isang elementary school. Naligo na ako at ginawa ko na ang morning routine ko. Sinuot ko na ang uniform ko. Kinuha ko na rin yung bag ko at bumaba na. Nakita ko naman yung asawa ko sa dining area na nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Parang matanda lang ang peg. Umupo na ako sa tabi niya. Kumuha ako ng bacon, fried rice at nilagay yon sa plato ko. Kita ko na kumain din siya kasabay ko. Pagkatapos kumain ay uminom naman ako ng gatas. Yap. Gatas ang iniinom ko. Ito kasing asawa ko ay yon ang pinapainom sa akin para raw tumangkad ako at para raw magkaroon ng sustansya itong katawan ko. Ako na ang naghugas ng pinggan at siya naman ay tumaas para ayusin ang gamit na gagamitin niya para mamaya. Pagkatapos kong maghugas ay nakita kong hindi nakaayos ang necktie niya. Wait love. Yung necktie mo ayusin ko. Huminto naman siya at bumaba ng kaunti para maabot ko at maayos ang necktie niya. Bakit ba kasi ang tangkad niya? Pagkatapos kong ayusin yun ay kinuha ko naman ang gamit ko.
let's go. Baka malate ka pa sa first subject mo. Tumango ako at tiningnan kung nakasarado na ba lahat pati bintana bago ko ilak ang pinto. Habang nasa biyahe ay nakatingin lang ako sa bintana. Nag-imagine ako kung ano yung mangyayari kapag may pamilya na kami ni Anton. Ang saya siguro nun. Hindi ko namalayan na andito na pala kami sa parking lot ng university. Love, alam mo na ang gagawin ha. Yung rules natin. Yung mga binilin ko sa'yo. Huwag mong kakalimutan. Yes po sir. I mean, yes love. Binigyan niya ako ng halik sa labi at niyakap. Mamayang uwian hihintayin kita dito sa parking lot. Sabay tayong uwi. Bawal pumuntang ibang lugar or gumala. Understand? Sabi niya. Yes love. Sabi ko at kinis ko naman siya sa pisngi. Bumaba na ako at naglakad papunta sa room. Tiningnan ko ang relo kung anong oras na. Hay salamat at may 20 minutes pa ako. Hindi ako late nito. 10 minutes akong naglakad hanggang sa narating ko na ang room na papasukan ko. Hi Kaz. Long time no see. How are you? Bati ni Mona. One of my cousin. Para kang timang. Kahapon ay nagkita tayo tapos sasabihin mo long time no see. Anong nakain mo? Bakit ka ganyan? She just chuckled. Pinakain ka ba? Natatawa kong tanong. Siyempre. Alangan namang hindi ako kumain. Sabi niya at pabirong umirap. Minsan talaga baliw ito. Hindi at lagi-lagi pa lang parang baliw ito. Should I take her to the mental hospital right now? Ayon na nga. Nag-bell na. It means na magsisimula na ang klase. 1 minute had passed hanggang sa pumasok ang prof namin. Okay class. Today we don't have a discussion, but we are going to introduce ourselves. Is it okay? Our prof asked. Yes sir. We all answer. Alphabetical order tayo. So let's start with Mr. Alejandro. Our prof said. Lahat sila nagpakilala na. Our prof said that we don't need to go in front. Just stand in our seats and introduce ourselves. Okay next. Miss Fernandez. Hello everyone. I am Alaysa Fernandez. 21 years old. And I believe in a saying to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Thank you. After I said that, all of my classmates are giving me a round of applause. Our prof also do the same and gave me a smile. Miss Fernandez, that was a great motto. Prof said, nagpakilala na ulit ang iba hanggang sa si pinsan na. May cousin cough before speaking hello. Everyone, I am Mona Del Vara. 22 years old. Leaving a saying that we may encounter many defeats, but we must not be defeated. Thank you. We gave her a round of applause. That was great. That was so simple yet the meaning was so deep and meaningful. Our prof was clapping his hand while saying those words. Ganon din ang ginawa namin hanggang hapon. It was a tiring day but worth it. We know each other and I have a lot of friends now because of Mona. As what my husband said earlier. I do wait him at the parking lot. Minutes had passed. Dumating na siya. I would say na siya yung mas pagod sa aming dalawa. I went inside the car and seated at the shotgun seat. And he did the same way. Pumasok na din siya sa kotse at umupo sa driver's seat. Hey love. How's your day with your students? I kissed him before asking. It was great. All of my students were cooperative. He answered. Oh. Nice. I replied. How about yours? He asked. Same as yours. All of my classmates are so nice and now we know each other na. But wait, there's more. I stopped. What's more? He asked again. Si Mona saka yung boyfriend niya ay classmate ko pala. I said and left a chuckle. He just nodded. Nang makarating na din kami sa bahay ay nagluto na ako para makakain kami. Pagkatapos noon ay siya naman ang naghugas ng pinggan. Nagkwentuhan ulit kami tungkol sa nangyari today.
Nauna na din akong matulog dahil may aasikasuhin pa yung asawa ko. The next day, I woke up early so I prepared our breakfast and do my morning routines. I also wake up my husband because if I didn't, he's gonna be late for his class. I know that he's still sleepy, so I do my way to fully wake him up. I chuckled at what his reaction. He's cute, that's why I love him more. Love, are you still sleepy? I asked him. He just shook his head. So I giggled. Love, please. Don't do that again. Inaantok na pakiusap niya. Why? It worked naman, diba? You're not sleepy anymore. Right, love? I asked and bite my lower lip to stifle a laugh. Yes, it worked, but if you do that again, baka atakihin na ako sa puso. Do you want me to die? He said. I shook my head because of the realization. Oo nga naman. If I did that, baka mawalan na ako ng asawa, and I don't want that to happen. Sorry, love. I promise I will not do it again. Wait lang. Parang elementary ito ah. Pag may ginawang kasalanan, magsusulat tapos nakalagay sorry. I promise I will not do it again. Back to back. He just nod, so I already know na pinatawad na niya ako. I gave him a smile and a peck of kiss on his lips. But I think it's a wrong idea. He pulled my waist closer to him and kissed me. His kisses goes deeper and it make me feel weak. I wrapped my arms on his nape at sinabayan ko ang halik niya. Tumayo siya at inalalayan din akong tumayo. Hinalikan niya ako hanggang sa makapasok kami sa kwarto. Inihiga niya ako sa kama at sinimulan na halikan ang leeg ko. I looked up to give him more access habang ang isa niyang kamay ay nasa kabilang dibdib ko. He stopped for a while nang maubusan na kami ng hininga. And we did our thing. We used contraceptives. We both stopped when we got tired. He cleaned me up using the tissue on the side table. He helped me get dressed and I also helped him to get dressed too. I feel so sleepy because I'm so tired on what we did earlier. Humiga siya sa tabi ko at niyakap ako sa likuran. I wake up and looked at the clock in the side table. It's 6 p.m. already. Hindi ako nakapasok. Bumangon ako at maglalakad na sana when I felt that my sensitive part hurts. Oh my gosh! What happened? Ganun ba yon pag nag-ano? Sasakit siya ng sobra. I got back to our bed and hugged him. He stroked my hair using his hands. I didn't know that he's already awake. Does it hurt, love? He asked, referring to my sensitive part. I just nod. I didn't realize na he's messaging it. Pina-excuse na kita kaninang umaga dahil napagod ka sa ginawa natin. He informed. I don't have the feeling to talk, so I just nod again. Nahihiya na. Let's go to the bathroom, love. Let's take a bath. Sabi niya at inalalayan ako papuntang bathroom. I think it's the second time na naligo kami ng sabay. But this time siya lang yung parang in charge. Siya ang nagpaligo sa akin. Pagkatapos naming maligo, I insisted na ako na lamang ang magluluto ng dinner. When I finished cooking our dinner, kumain na agad kami and now he said that he's gonna do the dishes. Hindi na ako umangal kasi ako naman yung nagluto. Bumalik ako sa kwarto and napansin ko na ang linis. Did he clean our room earlier while I'm sleeping? Bigla akong nakaramdam ng kamay na nakapulupot sa biwang ko. Love. I called him. Let's watch some movie. Ayako. He just nod and kissed my forehead bago pumunta sa may TV para buksan yon. He gave me the remote. Sabi niya ako na daw ang pumili. We watch some romantic movies and horror movies. Do you love me? I asked. Lumingon ito sa akin. Why are you asking me like that? Takang tanong nito. I just want to know. I exclaimed. I love you so much, mahal. He answered. I smiled and went close to him to give him a hug. Thank you for loving me. He kissed the top of my head. You don't need to thank me for that. I'm willing and prepared to give you all of me. My love for you is not measurable. He hugged me tight.
You are worth to love, mahal. Hindi ko na natapos ang pinapanood namin dahil nakatulog agad ako. Nakatulog akong may ngiti sa mga labi. I'm blessed to have a partner like him. Who loves me more than I love myself. Mona, okay ka lang? Tanong ko sa pinsan ko. Puyat ka ata. Dugtong ko pa. Okay lang ako, Kaz. Sagot niya. Hindi ako naniniwala pero tumango siya, kaya ayon. Huwag na natin ipilit. Okay lang daw siya eh. Nasaan naman yung jowa mo? Tanong ko ulit. Nilibot niya ang kanyang paningin sa buong room at lumingon sa akin. Nasa tabi-tabi lang yon. Sabi niya. Nasa tabi-tabi. So hindi mo nga alam? Tanong ko ulit. Tumango naman siya. Hindi na ako nagsalitang muli dahil alam ko na agad ang dahilan. Ilang oras kaming naghintay pero wala pa ang prof namin kaya nag-review na lang ako. Mamaya-maya pa ay may pumasok na prof sa room. Hindi ko muna ito pinansin dahil hindi naman siya ang prof namin ngayon. Tuloy-tuloy lang ako sa pagre-review. Ahem. The Professor Cap. Bigla ako nanigas sa kinaupuan ko. My gosh. Akala ko ba? Bigla akong umayos ng upo at tumingin sa harap. Hindi nga ako nagkakamali. Bakit siya nandito? Okay, class. Your prof has retired. Sabi niya. So ako na ngayon ang magiging prof niyo. Dagdag pa niya. Bumuntong hininga naman ang mga kaklase ko. Nakita ko si Mona na nagtakip ng ilong dahil sa ginawa ng mga kaklase ko. Siraulo talaga itong pinsan ko. I'm gonna introduce myself first. I am Mr. Anton Fernandez. Your professor. He said coldly and seriously. Okay, since I didn't know you all. Introduce yourselves alphabetically. Seryosong sabi niya. Sumunod naman ang mga kaklase ko. They were introducing themselves and our prof just nod when they are finished introducing. And finally it's my turn. He turned his gaze at me. I'm so startled. But when he smiled at me, I feel relieved. I breathe in and breathe out before speaking. Good day everyone and specially good day sir. I'm Alaysa Fernandez. 21 years old. Pagpapakilala ko. Ayoko nang habaan pa kasi nga sabi ni sir, I introduce yourselves. Wala namang sinabi na dagdagan pa yon ng moto or what. Nang matapos nang mag-introduce lahat, nagsalita ulit ang prof namin. Since it's your last year as a college student, you all have 5 days to review because next week you will have a task and it is to be a practice teacher. Pag-announce niya, you all will be given a chance to teach children. So do your best. That's all. Class dismiss. Sabi niya, my gosh, this is it. Magiging practice teacher na ako. I can't wait. Kahit yung mga kaklase ko ay hindi pa rin makapaniwala. Inaasahan na talaga namin ito pero iba pala talaga kapag nangyari o mangyayari na. Inayos ko na ang mga gamit ko. Sinabi din ng prof namin na half day lang since kailangan namin mag-prepare para sa task. Nagpaalam muna ako kay Mona na mauuna na kasi maglilinis muna ako ng bahay since half nga lang. Tinext ko muna yung asawa ko na mauuna na akong umuwi kaso sabi niya sabay daw kami. He explained na wala na din naman siyang gagawin so sabay na lang kami. Wala naman akong magagawa kaya pumayag na din ako. Papunta na ako sa parking lot at nakita ko na agad siya. Nakasandal sa kotse. Since malayo pa naman ako ay pipikturan ko muna siya. He's so handsome, you know. Nang makalapit na ako ay pinagbuksan niya muna ako ng pinto bago siya pumuntang driver's seat. Dahil hindi pa din ako makapaniwala. Tinanong ko yung asawa ko. Love. Tawag ko sa kanya. Totoo ba yung sinabi mo kanina? Tanong ko. Yung about sa task niyo. Tanong niya pabalik. Yes. Sagot ko. Yes, that's true. Sagot niya. So totoo na nga. Nakatingin lang ako sa labas at iniisip ang mga gagawin ko next week hanggang sa makarating kami sa bahay. Sinabi ko sa kanya na magsha-shower lang ako tapos maglilinis na kami ng bahay. Kaso sabi niya ay sabay raw kami. Sabi ko naman eh ayoko. Ayon nagpapa-cute.
hindi naman ako makatanggi kaya sumang-ayon na lang ako. After we take a shower, naglinis na kami. Nirearrange na rin namin yung mga gamit kasi medyo masikip. It take almost 4 hours kasi buong bahay yung nilinis namin. Dahil good mood ako, I insisted to cook our dinner. Inayos ko muna yung mga gagamitin ko para mag-review bukas. I need to do my responsibility as a wife kaya bukas na lang ako magre-review. Nanood muna kami ng mga movies until we decided na matulog na. Is it really difficult teaching pupils? They say that every child are naughty. They say some of the pupils are bullies nowadays. In my opinion, they do that to others because they usually experience that in their home. They've been experienced hurting by their own parents, guardian, or even their relatives. Now they have trauma because of that abusive experience. And they turn out to be a bullies. They make others experience what they experience in their home. And I feel pity on them. They are still children, but they are experiencing abuse. I was too busy preparing myself for the task of teaching the children. Nagpatulong na rin ako sa asawa ko kung paano yung tamang pakikitungo sa mga bata. Paano sila makakasunod sa mga lessons and kung ano pa. Sobrang pasasalamat ko dahil tinutulungan ako ni Anton. In-explain niya sa akin lahat ng dapat kong gawin. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang swerte ko. I mean sa lahat ng tao na humihiling na maging maswerte. Bakit ako? Siguro dahil sa mga pakikitungo ko sa iba. Sa ugali ko at pananalig sa Diyos. Love, let's eat na. Pag-anyaya ko sa kanya. Nagluto na ako ng makakain namin dahil alam kong mas busy siya kaysa sa akin ngayon dahil malapit na rin matapos ang school year. Busy din sila sa pag-compute ng grades and pag-assign ng mga additional task. Okay, love. Saglit lang. Tapusin ko lang ito. Sabi niya. Tumango na lang ako at bumaba na. Mauuna na lang siguro akong kumain. Habang nakain ako ay tiningnan ko muna sa phone ko yung schedules ko this week. So magiging busy pa rin talaga ako. Sabi ko sa sarili. Habang nag-scroll ako sa phone ko ay nagulat ako nang may nagsalita. Sinong magiging busy, love? Sabi niya habang kinukuskos ang mata. Halatang kakatapos niya lang sa ginagawa niya. Kawawa naman. Pagod ang babe ko. Sino nga kasi ang magiging busy, love? Sabi niya habang padabog maglakad papunta dito sa hapagkainan. Niyakap ko muna siya at hinalikan sa pisngi. Ako. Magiging busy kasi ako. Kaka-check ko pa lang ng schedule ko sa phone. Pagpapaliwanag ko. Hindi ko napansin na nakain na pala siya. Pagkatapos namin kumain ay as usual. Sabay na naman kaming maligo. Di ko nga alam dito kung bakit nagiging habit niya na yung pagsabay niya sa akin sa pagligo. Inayos ko na ang mga gamit ko. Sobrang excited ko nang makapagturo sa mga bata. Alam kong itong asawa ko ay nalilito na dahil hindi ako mapakali. Love, are you okay? Tanong niya. Yes, I am, love. Nakangiti kong sagot. But why you're so restless? Tanong niya ulit. Excited lang ako. Kasi diba ito na yon? Magiging practice teacher ako. Pag natapos ko na yung mga tasks, ay makakagraduate na ako. Di ko na talaga mapigilang hindi tumili. I am so excited na talaga. Tapos magiging licensed teacher na ako. I can't believe na malapit ko nang makamit yung dati ko pang pinapangarap. Tiningnan ko naman itong asawa ko. He's smiling at me. Nag-init tuloy ang pisngi ko kaya yumuko na lang ako. And I can feel butterflies in my stomach. Yes, malapit mo nang makamit yung pangarap mo, love. And I'm so proud of you. Sabi niya. Ngumiti ako sa kanya. Buti na lang at nakahinto pa ang kotse dahil naka-red light pa. Niyakap ko siya at dinampian ng halik sa kanyang labi. Dahil doon ay namula siya. Nang makarating na kami sa school ay sabay kaming pumasok sa room. Pero ako yung nauna para hindi masyadong mahalata ng mga kaklase ko. Good morning, everyone. Bati niya pero walang kasamang emosyon. Good morning, prof. Balik na bati namin sa kanya. Since ngayon nasisimulan ang task niyo bilang practice teacher. Hahatiin kayo sa sampu at i-assign sa iba't ibang school. Panimula niya.
I know na pinaghandaan nyo na ito dahil binigyan na kayo ng isang linggo para makapag-ready. Sabi niya at may kinuha siyang papel sa kanyang desk. Ngayon sasabihin ko ang 10 mga pangalan na sa Lourdes Elementary School naka-assign. Alejandro Del Vara, Evaros Dominguez, Garcia Miraflor. Nakikinig lang kami sa kanya. Sunod na grupo ay sa Divine Elementary School naman naka-assign. Alonso, Fernandez, Alvarez, De Castro and Cinco. Hay, salamat na tawag na ako. Mamayang hapon ay may susundo sa inyo para makapunta sa school kung saan kayo naka-assign. That's all and good luck. Class dismissed. Pagtatapos niya, lahat naman kami ay nagpalakpakan. Ito na yon. Malapit na natin makamit ang pangarap natin. Sabi ni Mona. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Hindi ko namalayan na naiyak na pala kaming lahat. Bigla naman umekse na itong jowa ni Mona. Oh babe, naiyak ka. Sabi ni Alejandro habang papunta sa gawin namin at may dalang tissue. Agad namang niyakap ni Cass si Alejandro. Pinunasan naman ni Alejandro ang luhang tumutulo sa mata ni Mona. Sana all. Excuse me. Biglang napunta ang pansin namin sa pinto. Pinapatawag po ni Mr. Fernandez si Miss Fernandez sa office niya. Sabi nung babae, "Oh, Alaysa. Tinatawag ka na ni Mr. Prof mo." Bulong ni Alejandro sa akin. "Kas una na ako ha. Paalam ko sa kanya sabay halik sa pisngi niya." "Bye, Kas." Paalam niya sa akin, kaya nag-wave na lang ako. Pagkapasok ko sa office niya ay biglang may humila sa akin at narinig ko na nilak niya ang pinto. "Oh love, bakit mo ako pinatawag?" Tanong ko. Nakayakap siya sa likuran ko. Hindi siya nagsalita. Bagkus ay hinalikan niya lang ang leeg ko. "Love, ano ba?" Tanong ko at lumayo ng kaunti sa kanya. "Mamimiss kita." Mahinang anya. Hindi ko na mapigilang tumawa. "Bakit naman?" Natatawa kong tanong. "Kasi diba, sa ibang school na kayo. Hindi na kita makikita." Nakanguso niyang sabi. "Magkikita pa naman tayo sa bahay." Natatawa kong sabi. Lumayo siya at pumunta sa swivel chair niya saka umupo. "Bakit pa kasi elementary education ang kinuha mong kurso?" Bulong niya sa sarili at nakasimangot. "Anong sinasabi mo dyan?" Tanong ko. "Hindi ko kasi narinig." "Wala. Come here." Ayan niya at tinapik pa ang legs niya. Sumunod naman ako at umupo sa kandungan niya. "I'm so proud of you, my wife. Do you know why?" he asked. Niyakap na niya ako. "Why?" I suddenly get confused. "You know when we were young. He combed my hair using his fingers. I saw you many times outside Miss Carrill's room. I suddenly remembered that time. Those bullies." I answered and chuckled. "Yeah. Those bullies," he said. "We talked until someone knocked on the door. I stand immediately and opened the door. Miss Fernandez needs to go out na po. Kasi ihahatid na po sila sa school where they are assigned po," the girl earlier in the room said. I just nod. "Okay. You are Mika, right?" I asked. "Yes po," she answered. I just nod again and she said she will leave na, so kinawayan ko na lang siya. Bumalik naman ang tingin ko sa aking asawa na ngayon ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang lungkot na ng mukha niya. Kaya naman lumapit ako sa kanya na nakangiti. "Oh love, why you're sad?" I asked. "You're leaving now," nakanguso niyang sabi. "Akala ko ba ay okay na sa'yo yon? Proud ka pa nga eh," sabi ko at niyakap siya. "Aalis na ako. Bye love. Sunduin mo na lang ako doon mamaya, okay?" sabi ko. Tumango naman siya. I kissed and hugged him before I leave. "Andito na ho tayo," sabi nung driver. "Salamat po Manong." Sabay naming sabi kay Manong bago bumaba. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa loob ng paaralan. "Okay, Alaysa. This is it.
Pagkapasok ko sa paaralan ay una naming pinuntahan ang office ng principal para alamin kung saan yung section na tuturuan namin. Pagkasabi ng principal ay lumabas na kami ng office niya para hanapin na yung section. Hello po. Pwede pong magtanong. Sabi ko sa teacher na nasa hallway. Ano yon? Tanong niya. Alam niyo po ba kung saan yung room ng section Jupiter po? Tanong ko sa kanya. Doon lang sa dulo na yan. Turo niya. Sige po. Salamat po. Sabi ko. Naglakad na ako papunta sa itinuro sa akin nung teacher. Pagkapasok ko ay nakita ko na agad ang mga bata pero agaw pansin ang dalawang batang pilit na inaagaw ang pagkain ng kaklas nila. Ahem. Pagtawag pansin ko sa kanila. Tumigil naman ang dalawang bata at napalingon sila sa akin. Kita sa mata nila ang gulat kaya mabilis silang umupo sa kanilang upuan. Kaya pumasok na agad ako. Hi kids! Nakangiting bati ko sa kanilang lahat. Hello po! Bati naman nila. Sinabi na ba sa inyo ng teacher nyo na may ibang magtuturo sa inyo? Tanong ko sa kanila. Tumango naman sila. Okay. Magpapakilala muna ako. Sabi ko sa kanilang lahat. Ako nga pala si Alyssa Fernandez. Ako ang magiging teacher nyo sa loob ng 2 buwan. Pagkasabi ko nun ay may batang nagtaas ng kamay. Ano yon? Tanong ko. Di ba po ikaw po yung student teacher po na sinasabi po ni Teacher Tess? Maliit na boses na anya. Yes po. Sagot ko sa kanya. Mabait po ba kayo? Tanong naman ng katabi niya. Opo. Mabait po ako pero. Sabi ko. Pero po. Tanong niya gamit ang maliit niyang boses. Ayoko po ng mga batang hindi mabait at nang bubuli. Sabi ko sa kanila. Hindi ko pa kayo kilala lahat. Pwede po ba kayong magpakilala isa-isa rito sa harapan? Magalang na tanong ko sa kanila. Opo. Sabay nilang sabi. Ang cute ng voice nyo. Nauna yung batang nagtanong sa akin kanina. Hi po teacher. Ako po si Angela. 7 na taong gulang po. Masiglang pagpapakilala niya. Nagpakilala na rin ang iba. Sobrang bait nila maliban lang sa batang nang away kanina. Hindi ko mapigilang hindi ngumiti habang isa-isa silang nagpapakilala. Wala nang nagpakilala pero yung kanina na inaway ay hindi tumayo o magpakilala man lang. Hi. Bati ko sa kanya. Hello po teacher. Mahinang bati niya at mukhang natatakot. Pwede ka bang magpakilala sa akin? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya. Hello po teacher. Ako po si Stephen. 7 taong gulang po. Nahihiya niyang pagpapakilala. Tumawa naman ang iba. Hi Stephen. Bati ko sabay kaway. Bakit kayo natawa? Tanong ko dahil kanina nung tapos ng magpakilala si Stephen ay tumawa sila. Kasi po parang tunog clone ang name niya. Sabi nung isa kaya nagsitawanan silang lahat. Kita ko naman na medyo naiiyak na si Stephen. Hindi niyo pwedeng pagtawanan ang pangalan niya. Dapat galangin at respetuhin niyo ang isa't isa. Maayos ba yon sa inyo kapag pinagtawanan ang pangalan niyo? Tanong ko sa kanila. Umiling naman sila. Hindi po. Sagot nilang lahat. Huwag niyo nang ulitin yon ha. Sabi ko sa kanila. Opo. Sagot nilang lahat. May pinapagawa ba sa inyo ang teacher niyo? Tanong ko dahil kanina, bago ako pumasok rito sa room na ito ay nakita kong may nakasulat sa board at mukhang sasagutan nila yon. Opo. Sabay nilang sagot. Sige, tapusin nyo na. Sabi ko at agad naman nilang ginawa. Stephen, tapos ka na bang magsagot? Tanong ko sa bata. Opo. Sagot niya. Pwede ka bang pumunta dito at kakausapin lang kita saglit? Tanong ko. Tumango naman siya bago pumunta dito sa gawi ko. Uwian na pala. Okay Stephen. Ayusin mo na yung gamit mo para makauwi ka na. Nandyan na yata ang sundo mo. Sabi ko sa kanya. Hindi ko kasi namalayan ang oras. Bye po teacher. Paalam niya sabay kaway ng kamay. Bye. After me and Stephen talk. Nakaramdam ako ng awa.
Nalulungkot ako dahil sa nangyayari sa kanya. Pero masaya rin at the same time. Napakatatag niya pala. Sinabi niya sa akin, nakaka-recover niya lang daw sa sakit niyang leukemia. That kid now really looks so healthy at parang hindi mo maiisip na nagkasakit pala siya. Tinanong ko kung kumusta na siya at kung anong estado nila sa buhay. Maayos naman na daw siya. Akala ko ay hindi niya maiintindihan yon dahil bata pa siya pero napakatalino niya. May kaya lang daw sila pero ngayon medyo bumaba ang estado nila sa buhay dahil nga sa pagpapagamot sa kanya. Tinanong ko kung lagi-lagi ba siyang binubuli sa classroom. Sabi niya oraw at hindi lang daw sa paaralan kundi pati sa labas din ng school. Hello po. Tawag ng tao sa may pinto. Lumingon ako para tingnan kung sino yon. Nandito na po yung sundo niyo. Magalang na sabi niya. Bigla namang may sumulpot galing sa likod niya. Si Anton. My loves. Sige, salamat. Sabi ko sa kanya. Nang nakaalis na yung guard ay bigla akong tumakbo para mayakap si Anton. Hi love. Bati ko. Hello my wife. Bati niya sabay halik sa lips ko. Kumawala na ako sa pagkakayakap niya para kunin ang gamit ko. Let's go na love. Aya ko sa kanya nang makuha ko na ang gamit ko. Kumusta yung pagbisita niyo roon? Tanong niya. Maayos naman. May mga bata lang akong pinagsabihan dahil nakita kong pinagtatawan at binubuli yung classmate nila. Sagot ko habang ninunguya ang pagkain ko. May mga pinag-usapan pa kami at sinabi ko rin ang tungkol kay Stephen. Pati siya ay ganoon din ang naramdaman nung kinuwento ko na. Are you tired, love? Tanong ko dahil parang ako na lang ata ang inaasikaso niya at hindi ang sarili niya. Yes, and I want cuddles, wife. Paawa niyang sagot. Kaya nag-cuddle kami dahil alam ko na ang ugali nito kapag hindi ko nalalambing. Magtatampo. Love. Tawag ko rito. What if buntis ako? Tanong ko rito. Bigla naman siyang nagulat at natahimik. Buntis ka. Nauutal at hindi makapaniwalang tanong niya. What if nga lang eh? Nakasimangot kong sabi. Hindi niya ba narinig na sinabi ko yung salitang what if? Umayos naman siya agad. Mas maganda yon. Magkakaroon na tayo ng little Anton o little Alaysa. Nakangiti niyang saad. Pero paano yung studies ko? Tanong ko rito. Malapit ka na rin naman makagraduate eh. Saka hindi pa halata yan kapag aakyat ka ng stage. Paliwanag niya. I know that too. Kaya inaalam ko kung anong magiging reaksyon niya kung sakali mang buntis ako. Pero ikaw, gusto mo na bang maging masaya ang bahay at may makulit na batang nagtatatakbo dito? Tanong ko. Siyempre naman. Basta galing sa asawa kong mabait. Sagot niya. Mabait lang? Hindi ko mapigilang mapasigaw. Iniinis niya ako. Papatulfo ko na ba? Di ba mabait ka naman? Inosenteng tanong niya. Sumimangot ako kaya ngumisi siya na parang timang. Siyempre ano din. Pinapatagal pa talaga. Ano? Naiinis na ako. Mas lumapit siya sa akin at niyakap ako. Ready na ba ang maganda, mabait at maunawain kong asawa na magkaroon ng anak? He huskily asked. Gosh. He always gives me goosebumps whenever he uses his husky voice. Sa tingin mo? Tanong ko. Hindi pa. Malungkot na sagot niya. Bakit naman? Tanong ko ulit. Kasi diba? You said that you wanted to graduate first before we have children. Sagot niya. It's been 1 month but what Anton said about us having a child is still running through my mind. So to get myself distracted, I focus more on teaching these cute little pupils. Sobrang laki ng improvement nila. They're more energetic, friendly and smarter than the last time I went here. No one's bullying each other and that's what I'm happy about. I get more interested teaching these kids kasi sa una ay mapi-feel mo na baka hindi sila sumunod. Baka hindi sila makinig o kaya ko ba? Or mag-quit na lang ako. But when you get closer to them, doon mo makikita na they're doing their best to study. They're making you feel that you're not alone. Even though sometimes they're naughty. They're kind too. About kay Stephen,
I told the head of school about that. She said that they will give Stephen a scholarship. Me and Anton also helped their family. We gave them money so they can rebuild their business. Nabalik lang ako sa realidad nang tawagin ako ng estudyante ko. Teacher. Tawag ni Jake. Yes po. Tanong ko. Pag na-perfect po ba namin yung mga sasagutan? Hindi lang po star yung makukuha namin. Tanong niya. Yes naman po. Hindi lang star ang makukuha nyo. Tataas ang grades nyo at magiging honor students po kayo. Pag nangyari yun ay matutuwa po ang mga parents nyo. Paliwanag ko sa kanya. Okay po. Mas gagalingan ko na po. Masiglang sabi niya. Ako din po. Sabay-sabay at determinadong sabi nila. Malapit nang mag-uwian. Tapos na ba kayong lahat? Tanong ko. Opo. Sagot naman nilang lahat. Ilagay nyo na rito ang mga notebook nyo. Bukas nyo ulit ito makukuha. Yung assignment nyo po ha. Huwag nyo pong kakalimutang sagutan. Bukas po natin checkan yan. Bilin ko sa kanila. Goodbye kids. See you tomorrow. Sabi ko sa kanila at kinaway ko ang aking kamay. Nagulat ako dahil isa-isa silang lumapit sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti sa tuwa. Bye po teacher. Paalam nilang lahat sa akin. Hello po teacher. Bati nung nasa pintuan. Bakit parang familiar? Hello. Bati ko rin. Nung lumapit siya ay naamoy ko ang familiar na pabangong iyon. Why does he smell familiar to me? Seryoso si teacher eh. Sabi niya. Doon ko lang siya nilingon. Siya yung batang inalagaan ko dati. Si Drico. Bakit nandito ang batang iyakin? Tanong ko sabay pisil sa pisngi niya. Ang laki niya na talaga. Mana sa kuya. Aray ate. Dain niya. Sinong iyakin? Ate, hindi na ako iyakin. Mayabang nasabi niya. Nag-text si kuya. Hindi daw siya makakauwi agad kaya ako yung pinasundo sa'yo. Sabi niya. Ang sweet naman ng bebe Drico na yan. Nasunod sa kuya. Sabi ko. May last pang sinabi. Ano daw? Tanong ko. Pag hindi daw kita sinundo, ipapatira niya daw ako kina lola. Sabi niya. Natawa naman ako. Yung lola nila ay may pagkastrikta. Hindi uso sa kanya ang mga pahayahay ang buhay. Dapat nakilos sa bahay. Kaya pala sinundo mo ako. Natatawang sabi ko. Wala bang sama ng loob na kasama yung pagsundo mo sa akin? Tanong ko. Slight. Sabi niya sabay pakita ng slight gesture sa kamay niya. May sama ng loob pala. Sige, uwi ka na lang kila lola. Sabi ko. Sumimangot naman siya. Joke lang. Tara na nga. Medyo naiinis na sabi niya. Para siyang dagang galit. Charot. Inayos ko na ang gamit ko. Pagkatapos nun ay kinuha niya. Ang bait. Puri ko sa kanya. Hindi ka dapat nagbubuhat ng medyo mabigat at baka hindi ka na tumangkad. Sabi niya. Sige, papaayos ko na yung mga gamit mo. Ako na ang maghahatid sa'yo, kina lola. Banta ko sa kanya. Joke lang naman. Nagpoprotesta niyang sabi. Walang joke-joke dito. Masungit na sabi ko. Tumahimik naman siya na nagmaneho. Ayaw na ayaw niya kasi talagang nakinalola siya. It feels like hell daw kasi. Hindi ka daw makakaupo agad kapag hindi mo pa tapos ang paglilinis ng buong bahay, kahit may maids naman. Pagka-uwi namin sa bahay ay nilagay ko na sa taas ang mga gamit ko at nagbihis na bago bumaba. Bakit may mga gamit kang dala? Tanong ko. May dalawang maleta kasi siyang dala. Dito na ako titira ate. Pinalayas na ako sa amin. Madramang sabi niya. Tumawa naman ako. Anong nakakatawa? Tanong niya. Hindi na yata nila kaya yung pagiging makulit mo kaya ka pinalayas. Buti nga sayo. Sabi ko. Pumunta naman ako sa kusina para magluto na ng hapunan namin. Paborito nung dalawa ang sinigang na baboy kaya ayon ang niluto ko. Nang malapit ng maluto ay narinig kong may pumasok.
hindi ko na lang pinansin. Pero ilang minuto ang lumipas ay naramdaman ko na may yumakap sa likod ko. "Good evening, love." Bati niya. "Good evening." Bati ko rin. "Magbihis ka na doon at kakain na tayo." Sabi ko. Tumango naman siya at hinalikan ako sa pisngi. "Ahem. Pasintabi ho. Maawa naman kayo. May single dito." Sabi ni Drico habang hawak ang dibdib niya. Tinarayan ko naman siya bago pinatay yung kalan. Pagbaba ni Anton ay kumain na kami. "These days we've become more busier. Anton always comes home late at night. Me also. We don't have the time to spend together. We are always occupied by our own business. Pero okay lang yon para sa future at pangarap namin." "Gulang. Miss Alaysa." Tawag ni Ma'am Rizana. "Yes po, ma'am." Tanong ko. "I just want to ask kung kaano-ano mo si Professor Anton." Tanong niya. "I don't know what am I gonna answer." "Kamag-anak ko po." Sagot ko at pilit na nakangiti. Ngumiti din siya. "Is he single?" Tanong niya ulit. "If I told her he isn't, she will ask who's his girlfriend or wife. If I told her he is she trying to flirt my husband?" "No, ma'am. He isn't," I answered. Napao naman ang bibig niya. "Okay. What's the name of his girlfriend?" she asked again. Malapit na akong mainis. "Pigilan niyo ako kundi kakalimutan kong guro ito sa paaralang ito at baka hindi natutubuan ito ng buhok." "I'm sorry, ma'am. Hindi po kasi pwedeng sabihin dahil ayaw po nilang may makakilala sa kanya." Pag-imporma ko. "Okay. I'm sorry too. Aalis na rin ako." Sabi niya. Ngumiti na lang ako. Mahirap makipagplastikan sa babae na yon. Hours has passed. Isa-isang pumasok ang mga estudyante ko. "It's sad to say today is my last day as a student teacher. I'm gonna miss them so much." Nang kumpleto na sila ay ginawa na namin ang flag ceremony sa room. Pagkatapos ay nag-lesson at may pinasagutan na ako sa kanila. Nang matapos na sila at malapit nang mag-uwian ay nagsalita na ako. Gusto kong makapagpaalam ng maayos sa kanila. "Hi class." Tawag ko sa kanila. "Hello po teacher." Sabay-sabay nilang bati. "Diba student teacher niyo lang ako?" Tumango naman sila. "Ilang buwan lang ang pagiging student teacher ko. Pagkatapos nun ay babalik na ako sa university namin para makagraduate na ako." "Kaso?" "Kaso po?" Tanong ni Rhea. "Kaso ngayon ang huling araw ko bilang student teacher nyo." Malungkot na sabi ko. "Ibig pong sabihin bukas po ay hindi na po ikaw yung teacher namin." Tanong ni Angela. Tumango naman ako. Bigla naman silang nalungkot. "Mamimiss ko kayong lahat." Sabi ko. "Gosh. Ayokong maluha ngayon. Ayaw po namin na umalis kayo." Sabi ni Kyle na naiiyak na. "Pero dadalawin ko kayo dito." Sabi ko para hindi sila umiyak. Para pagaanin ang kanilang loob. Parang nabuhayan naman sila. "Sige po. Mamimiss ka din po namin teacher." Sabay na sabi nila. The bell rang so it means uwi na sila. "Okay kids. Kunin nyo na yung notebook nyo dito. Tapos ko nang checkan yan. And lahat kayo ay nakakuha ng mataas na score." Sabi ko at nagyehe naman sila. "Ayusin nyo na ang mga gamit nyo dahil hinihintay na kayo ng parents nyo sa labas." Sabi ko. Pagkatapos nilang mag-ayos ay nagpaalam na ako. "Bye kids. Hanggang sa muli." Paalam ko. Mas nakakagulat ngayon dahil isa-isa silang pumunta dito at niyakap ako. "Bye po teacher. Mamimiss ka po namin." Sabi ni Stephen. Ngumiti naman ako. "Bye." Paalam ko. Nang nakalabas na sila ay inayos ko na ang mga gamit ko para makapunta na sa office ng head of the school. Kukunin ko na ang records ko at magpapaalam na din. Buti na lang at dinala ko yung kotse ko. Yes, may kotse ako pero hindi ko gaanong ginagamit dahil nga sinasabay na lang ako ni Anton.
Pagkatapos kong pumunta sa office at nakuha na ang records ko, ay umalis na ako. Huminto ako sa coffee shop para siyempre bumili ng kape. I ordered my favorite coffee. After that ay umuwi na ako. I'm so excited not until I open our door. I saw Anton and Ma'am Rizana kissing. Hindi pwedeng maapektuhan ako dahil baka mabuking kami. Kaya parang walang paki na dumaan ako sa kanila at umakyat sa taas. Kinuha ko ang mga gamit at damit ko para ilipat sa kabilang kwarto. Para na rin pag nag-ano sila ay doon sila sa kwarto at hindi sa salas ko. Buti na lang at may dala akong pagkain na nakastock dito sa kwarto. May mini kitchen din kaya hindi ko na kailangan bumaba. Dito na lang ako kakain. Pagkatapos ay iniligpit ko na yon at hinugasan. Sinigurado kong nasa akin ang susi nitong kwarto at sinigurado ko ring nakalak ang pinto. Ayokong makita ang pagmumukha nila. Baka hindi ako makatiis at magkaroon ng World War 3 dito. I need to have a peaceful night para matapos ko na ang reports ko at mapasa ko na ito. Naghanap ako ng speaker. Luckily nakahanap ako. All our rooms were soundproof so pwede kong ilagay sa maximum volume itong speaker at volume ng phone ko. I played OPM songs para maganda at ginawa ko na ang reports ko. Hours has passed and I finished my reports. Inaantok na rin ako kaya inayos ko na ang kama ko para matulog. May nagchat sa GC na next week pa daw ang balik namin sa university para ipasa yung mga gawa namin. Kaya I have time para humayahay. Nagising ako dahil may buwisit na nakatok sa pinto ng kwarto ko. Ayoko naman mawala sa mood at baka ma-stress ako. Sayang yung paggamit ko ng skincare kung magiging haggard ako. Bumangon na ako at niligpit ang higaan ko. Pagkatapos nun ay pumasok ako sa CR para maligo at mag-toothbrush. Nag-skincare na rin ako dahil nakalimutan ko kagabi. Pagkatapos ay bumaba na ako para kumain. Kanina niya pa pala ako sinusundan simula nang makalabas ako sa kwarto ko. May asawa pala ako. Good morning, love. Bati niya pero hindi ko pinansin. Dumiretso ako sa dining area. Buti na lang at may nakahain na. Hindi ko na kailangan magluto pa. Kakain na lang ako. Sumabay din sa amin si Drico. Kwento lang sila ng kwento habang ako ay tahimik na nakain. Pagkatapos ay hinugasan ko ang pinagkainan ko bago umakyat sa taas pabalik sa kwarto kong maganda. Nilak ko ang pinto para hindi ako maistorbo. Tinanggalan ko ng SIM card ang phone ko para walang makatawag. Dinisconnect ko rin ang internet sa phone ko, total music lang ang gagamitin ko kung manonood ako. May CD dito ng mga bagong movies. Ilang araw ko rin hindi pinapansin si Anton. Bahala siya sa buhay niya. Hindi man lang siya nag-sorry or nagpaliwanag man lang tungkol sa nangyari nung isang gabi. Today is the day that we need to pass our records. Hindi na ako sumabay kay Anton dahil gagamitin ko ang kotse ko. Pagpunta ko sa university ay pinarko na agad ang kotse ko bago pumunta sa room. Nakita ko naman ang two lovebirds na minsan ay parang mga timang. Hi Kaz! Bati ni Mona. Hoy, nandito ka na pala, Alaysa. Long time no see. Sabi ni Miko. Nginitian ko na lang siya. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa nagbell na. As usual ay pumasok na si Anton the cheater. Seryoso siya. Siyempre siya yung the serious and cold handsome professor. Good morning. Bati niya. Still serious ang face. Good morning, sir. Bati din nila. Congrats dahil natapos niyo ang task niyo bilang student teacher. Puri niya. Thank you, sir. Pasalamat nila. Yung iba kinikilig pa. Now ipasa niyo na ang mga records niyo galing sa head ng school. Sabi niya. Isa-isa kaming pumunta at nilagay sa desk niya yung mga folder namin. Sa Huwebes niyo malalaman kung nakapasa kayo at kung gagraduate ba kayo. Sabi niya. Okay po, sir. Sabi nila. Okay, class, dismiss. Sabi niya at umalis na. Alaysa. Tawag ng magaling kong pinsan. Bakit? Tanong ko. Anong nangyari? Tanong niya. Saan? Tanong ko rin. Sa inyo ni sir. Sabi niya. Iwan. Yun na lang ang nasabi ko dahil masakit pa rin sa akin na maalala yung gabing may kahalikan si Anton na ibang babae.
I guess matagal na silang magkakilala dahil inuwi niya yung babae. Alisa, don't mind them. Isipin mo na lang na malapit ka nang gumraduate. Ipagdasal mo na lang na sana makapasa ka na. Last semester na ito. Half day lang kami kaya umalis na ako sa university para pumuntang simbahan. I need to thank God dahil nakayanan kong magturo sa mga bata at sa mga blessings na natatanggap namin. Pag-uwi ko sa bahay ay naabutan kong kaaalis lang ni Drico. Pagpasok ko sa bahay ay nakaabang na si Anton sa salas. Wala pa din akong ganang harapin o kausapin man lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Doon siya sa risana niya. Aakyat na sana ako kaso hinawakan niya ang palapulsuhan ko. Tinignan ko naman yon at sinamaan siya ng tingin. Bitawan mo ako. Walang emosyon na sabi ko. Love, we need to talk. Sabi niya. Wala tayong dapat pag-usapan. Madiing sabi ko. Please. We really need to talk. Madami akong dapat ipaliwanag sa'yo. Nagmamakaawang sabi niya. No. I said wala tayong dapat pag-usapan. Sigaw ko. Please. Ngayon lang. Sana hayaan mo akong magpaliwanag. Naiiyak na ani niya. I don't want seeing him crying just because of this shit. Fine. Pasalamat ka dahil nakakapagtimpi pa ako, Anton. The night when you saw me and Rizana kissing was just a mistake. I was drunk that time and I thought Rizana was you. When I call your name, she claims that she's you. Then hinalikan niya ako. But when you came home, doon ko lang nalaman na hindi ikaw yung kahalikan ko. Paliwanag niya. Pinagalitan at sinigawan ko si Rizana dahil sa ginawa niyang yon. When I went to our room, hindi kita nakita ron at wala na ang mga gamit mo. Sabi ni Drico ay nasa kabilang kwarto ka daw. Kaya pumunta ako doon at kumatok. Nagbabaka sakaling bubuksan mo ang pinto. I'm sorry. I didn't know what's on her mind. Hindi ko alam na gagawin niya yon. I'm sorry, love. Mahabang paliwanag niya. Mas magaling ba siyang humalik kaysa sa akin? Tanong ko. Umiling naman siya. Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Tanong ko ulit. Umiling ulit siya. No, and I don't like her. She's a flirt. Nandidiring ani niya. Pag-iisipan ko kung patatawarin na kita. Sabi ko bago tumayo para umakyat sa taas. Okay, love. Pero bumalik ka na sa room natin, ha? Hindi ako makakatulog ng maayos kung hindi kita katabi. Parang bata na sabi niya. Alisa. Don't smile. Please lang galit ka ngayon. Sige. Walang ganang sagot ko. Pagpunta ko sa kwarto ay inayos ko na ulit yung mga gamit ko para ilipat sa kwarto namin ni Anton. Bakit kasi ang rupok mo, Alisa? But it's alright. Sabi niya he's drunk. He doesn't know that he's talking to Rizana. And he don't like that girl. Pagkatapos kong ilipat ang mga gamit ko ay bumaba na ako para magluto. Pero hindi na pala kailangan. Dahil ang tagasilbing si Drico ay sinapian ng sipag. Siya na ang nagluto. All I need to do is sit down and eat. Ang sarap ng luto ni Drico. Pwedeng-pwedeng pakinabangan. Akala ko ay ako na ang maghuhugas pero hindi pala. Siya pa din. Grabe. Anong nakain nitong si Drico? Bakit wala si Anton? Gusto ko na lang matulog. Pagpasok ko sa kwarto ay humiga na ako. Napagod ako ngayong araw. I need some energy. Matutulog na sana ako kaso may kumatok. Alisa. Tawag ni Drico sa labas. Pasok. Sigaw ko. Binuksan naman niya yung pinto. Pinapapunta ka ni Kuya sa garden. Pag hindi ka daw pumunta, ay kakalimutan niya na daw nakapatid niya ako. Naiiyak na sabi niya. Sige na. Bababa na ako pero okay lang sa akin na hindi. Pero kapag kasi hindi ako bababa, sino nang magluluto ng pagkain? Tanong ko sa sarili. Promise, ate. Pag bumaba ka, ay ako na lang ang magluluto ng pagkain natin araw-araw. Determinadong ani niya. Okay. Bababa na ako. Basta nang ako ka, ha? Sabi ko. Oh, Alisa. Salamat. Sagot niya.
Bumaba na ako para pumuntang garden. I was surprised. There were curtain lights and petals also. Nang makapunta na ako ay nakita ko siya. Bihis na nakaupo. May alak sa kapagkain din. Nang makita niya ako ay lumapit siya. Ano na naman ito? Tanong ko. I'm sorry and happy anniversary, love. Bati niya. OMG. I almost forgot. Today is our wedding anniversary. Happy anniversary too. Bati ko din. Inalalayan niya akong umupo bago siya umupo sa upuan niya. We talked about what we did last month and these past few days. Anton. I'm sorry too. I was just sullen that time. Cause you didn't explain to me the next day. But you're forgiven. Sabi ko. He smiled before he stand up and hugged me. Thank you, love. Pagpapasalamat niya. You're welcome. But don't do that again, ha? Magkakaroon na talaga ng World War 3 dito. Sabi ko. He chuckled before answering. Yes, ma'am. Sagot niya. Pwede na nating gawing katulong si Drico dito. I mean, tagaluto pala. Ang galing niyang magluto. Ang sarap ng pagkain kanina. Kwento ko. TVL ang strand na kinuha niya ngayong senior high. He likes cooking too. Kaya kapag may cooking contest sa school nila ay sumasali siya. Nananalo naman siya. First place pa nga eh. Kwento niya rin. After that celebration ay umakyat na kami sa taas para matulog na. Dahil medyo stress ako kanina, I feel a little bit tipsy. But this time I'm ready to build a family with Anton. I don't care if malaman ng iba ang tungkol sa aming dalawa. Basta mahal namin ang isa't isa. Pagpasok sa kwarto ay nilak ni Anton ang pinto bago ako yakapin. Thank you for forgiving me, love. I promise hindi ko na ulitin yon. Hindi na ako makikipag-usap sa mga flirt. Bahagya naman akong natawa. Para siyang bakla kong mandiri kay Rizana. Hinarap ko siya at pinisil ang pisngi niya. It's okay. Basta wag mo nang uulitin. I love you. After I said those words, he passionately kissed me. Nilagay ko ang mga kamay ko sa ulo niya bilang suporta dahil para akong mawawalan ng lakas. Tonight we make love again and we're ready to build a family together. Nagising ako dahil sa malambing na lalaking hinahalik-halikan ang pisngi ko. Good morning, love. Bati niya. Good morning to love. Bati ko din. I give him a peck of kiss on his lips. Gaya nga ng dati. Dinalhan niya na lang ako ng pagkain para dito na lang ako sa kwarto mag-almusal. Today I just want to rest. I think lahat ng energy ko ay napuntang ibang planeta. Gwisit na Anton ito. Akala ko isang ano lang pero bakit nakaapat? After I ate my food ay natulog na lang ulit ako. Ayoko munang may mangistorbo sa beauty rest ko. I woke up 4 in the afternoon. Ang ganda ng gising ko at parang lahat ng energy ng mga tao ay napunta sa akin. Alaysa. Tawag ni Drico sa labas. Pasok. Bukas yang pinto. Pasigaw kong sabi. Ate, nagluto ako ng merienda, gusto mo? Alok niya. Nasaan? Tanong ko. Nasa bubong ata. Pilosopong ani niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Biro lang. Siyempre, nasa baba. Sabi niya. O sige, bababa ako. Maliligo lang ako. Tumango naman siya. Bumangon na ako at pumuntang CR para maligo. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako at bumaba na. Nasaan ang kuya mo? Tanong ko kay Drico habang kumukuha ng plato. May inasikaso lang saglit sa school, ate. Maya-maya ay uwi na yon. Sagot niya. Okay. Ano ba yung niluto mo? Tanong ko. Marahuya, french fries tapos hindi ko alam ang tawag dyan sa isa. Nagtimpla na rin ako ng juice. Sabi niya. Tinikman ko muna yung hindi niya alam yung tawag. Ang sarap, Drico. Masayang sabi ko. Pwede na ba akong maging chef, ete? Tanong niya. Siyempre naman. Sasabihin ko sa kuya mong magtayo siya ng restaurant tapos ikaw yung kukunin kong chef. Sabi ko sa kanya.
Okay ate. Sabi mo yan ha. Tumango naman ako. Nang malapit ng dumilim ay saktong kakauwi pa lang ni Anton. Hello love. Bati ko sabay halik sa pisngi niya. Hi love. Sagot niya. Kumusta? Hindi ka ba napagod? Tanong ko. As long as may nauuwian ako at ikaw yon ay hindi ako mapapagod. Sabi niya. Napangiti naman ako. The dinner was served by our future chef. Drico. Bagay na bagay sa kanya ang pagluluto. Habang nakain ay nagkukwentuhan kami sa kung ano-anong bagay. Anton. Tawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin. Yes, love. Pwede ba tayo magpatayo ng restaurant? Tanong ko. Napatingin naman ako kay Drico na nabilaukan ata. Is that what you want? Tanong niya. Tumango naman ako. Okay. Magpapatayo tayo ng restaurant. Pagsang-ayon niya. Tapos yung kunin nating chef ay si Drico ha. Sabi ko sa kanya. Napatigil ulit si Drico sa pagkain at tumingin sa akin. Nginitian ko naman siya. Tumango na lang din si Anton at pinagpatuloy ang pagkain niya. After we ate dinner. Naghugas muna ng mga pinggan si Anton bago kami umakyat sa taas. Nagkwentuhan muna kami and we do some cuddles before we decided to go to sleep. It's already Thursday. Nasa university na ako. Nang magbell ay excited na kami para malaman ang resulta. Pumasok naman si Anton. Good morning class. Bati niya. Good morning sir. Bati rin namin. First, thank you for complying and passing your records. As a result, lahat kayo ay nakapasa at gagraduate next month. Hindi pa namin alam ang exact date and time. But we are doing everything to make sure that your graduation will be held next month. Again, congratulations. Sabi ni Anton bago umalis ulit ng room. Nagsigawa naman ang iba sa tuwa. Si Mona ay naiyak na kaya si Miko ay todo ang patahan sa kanya. Inaya ko sila Mona at Miko na pumunta sa bahay at magsiselebrate kami. Tinext ko si Anton na magsiselebrate kami sa bahay. Pumayag naman siya. Sabay na lang kayo sa akin, papuntang bahay Kaz. Sabi ko kina Mona. Hindi naman sila tumanggi. Libreng sakay na ito eh. Habang nasa biyahe ay nagsa-sound trip lang kaming tatlo. That's our bonding kahit dati pa kapag sabay kaming umuwi or alis. Nagsa-sound trip lang kami tapos kapag bababa na ay paos na kaming tatlo. When we arrived at home, I called Drico. Drico. Tawag ko. Ano yun ate? Tanong niya. May salamin pa siyang suot. Siguro nagre-review ito. Tapos ka na sa ginagawa mo. Tanong ko. Tumango naman siya. Perfect. Tili ko. Bakit ate? Tanong niya na naguguluhan. Nakapasa kasi kami. So I decided na dito na lang sa bahay mag-celebrate. Tutal tutulungan mo naman ako diba? Sabi ko. Congrats po. Congrats sa inyo. Masayang ani niya sabay yakap sa akin. Tutulungan mo ba kaming magluto? Tanong ko. Siyempre naman. Proud niyang saad. Kas kami na lang ang bibili sa market ng mga kailangan dito. Voluntaryong sabi ni Mona. Hay salamat. I thought ako pa ang bibili. Thank you, Kaz. Pagpapasalamat ko. Naglista na ako ng mga bibilhin nila bago binigay sa kanila yon at makaalis na. Naglinis na lang kami ni Drico ng bahay habang hinihintay sila Mona at Miko. O ito na. Ang dami pala. Buti na lang may pakinabang itong katawan ni Miko. Natatawang sabi ni Mona. Sumimangot naman si Miko, bakit kulang ito? Nasaan yung paminta sa kamanok? Tanong ko habang nilalabas lahat ng pinamili nila. Hoy Miko. Akala ko ba yun lang yun? Inis na tanong ni Mona. Kumpleto naman eh. Sagot niya. Tinampal naman siya ni Mona. Baliw. Meron pang nakalista sa likod. Ayon tuloy. Umalis sila ulit para bilhin yung ibang kulang. Nang makauwi na sila ay nagtulong-tulong kaming magluto para mabilis matapos. Nag-decorate na rin kami ng bahay. Inimbita ko sila mom and dad.
sila Tita Karina at Tito George, Mom and Dad ni Mona, si Mami Lenora, Daddy Rafael at Lolo Rodolfo, parents and lolo ni na Anton, pati parents ni Miko. I don't want to have many visitors, kaya kaunti lang ang inimbita ko. After that preparation ay saktong pag-uwi ni Anton. Unang nakapunta ang parents ko. Sila Mami at Daddy. Sunod sila Lolo Rodolfo, Mami Lenora at Daddy Rafael. Pagkatapos ay parents ni Miko. Pinakalast at laging late sila Tito George at Tita Karina. Pwede ko nang bigyan ng Best in Late Award ito. Are we complete? Tanong ko. Yes, love. Sagot ni Anton. Okay. So let's start. Sabi ko. Hello everyone. Ngayon ay magsi-celebrate tayo dahil nakapasa kami at gagraduate na next month. Masiglang anunsyo ko. Nagpalakpakan naman sila. Congratulations sa inyo anak. Masayang sabi nila Mom and Dad. Ganon din ang sinabi ng iba. Cheers dahil nakapasa tayo. Sabi ni Miko. Cheers. Tugon naming lahat. We eat and talked about what happened while we're on our task. Being a student teacher and on our relationships. Nagkantahan naman sila Mona. Napagod agad ako kaya hindi na ako sumali sa kanila at umupo na lang ako sa gilid. Are you tired, love? Tanong ni Anton. Tumango naman ako. Taas na tayo. Tanong niya. No. Hindi pwede. Ako yung nag-imbita kina Mami. Dapat hanggang sa makauwi sila ay nandito ako. Sabi ko sa kanya. But you're already tired. Sabi ni Anton. Pero mas pagod si Drico kaya siya na lang ang paakyatin mo. Nakasimangot kong reklamo sa kanya. Kaya tumawa na lang siya. Pilit akong tumatanggi sa kanya pero todo pilit siya na umakyat na daw kami sa taas kaya sinunod ko na lang. Ayoko nang makipagtalo pa. Nang makaakyat kami ay humiga na ako pero wala pang ilang minuto ay dinalaw na ako ng antok. Weeks has passed. Mabilis na akong mapagod. I don't know why. Every time I woke up in the morning ay bumabaliktad ang sikmura ko. Nag-aalala na nga si na Anton pero sabi ko ay okay lang ako at medyo nahihilo lang. Pero araw-araw na siyang nangyayari kaya nagpa-check up na ako. Akala ko ay ipapa-confine na ako pero dinala ako ng nurse sa OB. I suddenly get confused. Bakit ako dadalhin doon eh hindi naman ako buntis. But the doctor did some test and pinagamit niya ako ng pregnancy test. She congratulates me because I'm 2 weeks pregnant. Naiiyak akong umuwi. I'm gonna be a mom. Nang makauwi na ako ay nag-aalalang lumapit sa akin si Anton. What's wrong, love? Nag-aalalang tanong ni Anton. I'm pregnant, Anton. Sabi ko. You're what? He asked again. I'm pregnant. We're gonna be a parent na. Naiiyak na sabi ko. We're gonna be a parent. I'm going to be a dad. Yes. Tumalo na siya dahil sa tuwa. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Thank you for this wonderful gift, love. He said and kissed May forehead before kneeling down and face May tummy. Hey little. Don't make our mommy suffer, ha? Bilin niya sa anak namin na akala mo naman ay maririnig ng bata. Are you tired, love? Tanong niya nang makita niya akong humikab. Tumango naman ako. Pero ilang saglit lang ay binuhat niya na ako ng pabridal style. Kaya ko naman maglakad, Anton. Reklamo ko. Hindi naman siya nakinig at patuloy lang sa pag-akyat. Nang makapasok na kami sa kwarto ay nakatulog agad ako. I'm happy that me and Anton were gonna be a parent now. I'm not scared carrying a baby on my tummy while studying anymore. It feels like I won a lottery. I promise you, my little angel, that I will love you like how your daddy loves me. And how I love your daddy. In short, mamahalin kita ng sobra. You're the greatest gift I've ever received, my baby. I'm so nervous. Hindi pa rin ako makapaniwalang gagraduate na ako. My baby was always behave. Nakikinig yata siya sa mga bilin ng daddy niya araw-araw. Katabi ko si Mona ngayon. She's holding my hand and my small baby bump. Noong ay pasurpresang sinabi namin sa kanila na buntis ako.
Sila Mami, Mami Lenora and Mona. Sila yung mas malakas umiyak. They're so happy dahil ilang taon na daw nilang hinihintay na magkaroon kami ng anak ni Anton. Graduating as cum laude from Bachelor of Elementary Education. Major in Math. Who always get herself on top and always participating to all our school events and always won the first placer. Alaysa Fernandez. Announced ng MC. I feel like I'm going to cry in any moment. Pero hindi na yun natuloy dahil nagawa ng paraan nila Mami para hindi ako maiyak. Drico was so stupid with his look. He's pretending like a monkey who's holding a banana, but the truth is he's holding Miko hand. Umakyat na ako at tinaggap ang diploma ko. Graduate na ako. Pagkababa ko ay sinalubong agad ako ng yakap ni Anton. Congratulations, love. You did great. He praised me. I just smiled and suddenly burst into tears. I'm so happy knowing that there's a person who appreciates what I did. Niyakap ako nila Mami at kinongratulate. We held a small party for our graduation. Hindi na ako nakatagal sa celebration dahil dinalaw na ako ng antok. Kaya nagpahinga na lang kami ni Anton. Drico, yung suman ko ha. Dapat may kasamang bagoong tapos may ketchup. Paalala ko kay Drico. Drico and Anton helping each other to cook what I wanted to eat. Kasama din nila yung Mika sa university. She's a cook and assistant chef ni Drico sa restaurant namin. Para silang wonder pets. Anton, sayawin mo nga yung palakang alien na nasayaw. Request ko kay Anton na nakaupo sa dulo ng higaan. No. I don't want to dance that. Pagtanggi niya. But that was cool. The choreography is good too. Sabi ko. Umiling naman siya. Nakailang sabi na ako sa kanya pero ayaw niya pa rin. Baby. Daddy doesn't love us anymore. Naiyak at nasinok kong sabi sabay haplos sa aking tiyan. Gulat na tumingin naman si Anton sa amin at bumuntong hininga. Fine. Sabi nito na tila ay napipilitan lang dahil naiyak ako. No. Wag na lang pala. Masungit na sabi ko. If he doesn't want to do that then don't. Hindi na niya kami makikita ni baby. Aalis na ako dito at magpapakalayo na ako at sisiguraduhin kong hindi niya kami mahahanap. Kaya naman ay kinuha ko ang mga maleta ko at inimpaki na lahat ng gamit ko. Iwan ko na lang dito ang mga pinamili nila Anton para kina Brianna at Bruno. Bibili na lang ako sa mall ng damit ng mga baby ko. Hey, what are you doing? Where are you going? Tanong ni Anton. Lumingon naman ako sa kanya na magkasalubong ang kilay ko. Nasinok-sinok pa. I'm going to leave this house. You don't love me anymore because we're going to have twins. And mataba na ako. Iyak na ani ko. Tapos baka kausap mo na naman si Rizana para magplano kayo kung paano mo ako hihiwalayan. Nagre-request lang naman ako tapos palagi mo na lang hindi ginagawa. I hate you, Anton. Sigaw ko sa kanya at pinagpatuloy na lang ang pag-iimpaki ko ng mga gamit. Anong plano namin ni Rizana? She talked to me because she wanted to ask if she can invite you on her wedding. Alam mo yan, diba? Tanong niya naman. Naalala ko naman iyon. Gusto niya akong gawing bridesmaid sa kasal niya next year. Kaya ako tumanggi ngayon kasi hindi ko pa kabisado. Saka pinabili mo ako ng durian sa Davao kaninang madaling araw. Kakauwi ko pala ngayon. Paliwanag niya. Ay, oo nga pala. Pinabili ko siya ng durian sa Davao at kakauwi niya pa lang. Nakakapagod kaya yon. Tumigil ako sa pag-aayos ng mga gamit ko. I feel so guilty right now. Lumapit naman ako sa kanya at umupo sa hita niya. Are you tired, love? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya kaya niyakap ko ito. Kawawa naman si Daddy Anton. Sabi ko. Drico, nasaan si Anton? Tanong ko kay Drico na nagluluto sa kitchen ng restaurant namin. Hindi ko alam, ate. Baka nasa counter. Sabi nito. Tumango naman ako. Pumunta ako sa counter at nakita ko nga doon si Anton. Hey, love. Bati ko sa kanya. Hello. Bati din ito habang busy sa kakatingin sa monitor. I did something fun. Sabi ko sa kanya.
Tumingin naman siya sa akin at kumunot ang noo niya. "What did you do?" Tanong nito na may bahid ng pag-aalala ang tono. "I put ketchup and mustard on your socks." Bulong ko sa kanya sabay tawa. "What?" Gulat na tanong niya. Ayoko nang paulit-ulit, Anton. Sabi ko sa kanya. He grabbed his phone and called someone. I think ayan yung kinuha niyang katulong namin. "Hello?" "Yes. Find my socks." "Yung pinaglaruan ng mam mo. Linisin mo na din lahat ng kalat dyan." "Okay, thank you." "Oh, maya-maya." Rinig kong sabi ni Anton habang kausap yung katulong namin. Tumingin naman siya sa akin na parabang tinitiis na lang ang inis na nararamdaman niya. Tinawag niya ang ibang staff na sila muna ang gumawa dito dahil uuwi na daw kami. Pero kakapunta ko pa lang dito. "Anton." Tawag ko. Sabay lingon sa akin kaya tumawa ako. "My water broke." Natawa kong sabi sa kanya. "Your water broke?" Ulit niya. Tumango naman ako at ilang minuto pa bago maproseso sa utak niya ang sinabi ko. "Your water broke." Gosh, Drico. Hindi na mapakali si Anton. Agad namang pumasok sa kwarto namin si Drico. "What, kuya?" Tanong niya. "Get the baby's things. We need to go to hospital because Alyssa is going to give birth to our twins." Mahinahong utos ni Anton sa kapatid. Tumango naman ito at kinuha na ang mga gamit. Pagkatapos ay bumaba na kami. Nilagay ni Drico yung mga gamit sa trunk ng kotse. When we arrived at hospital ay inasikaso na ako ng nurse. "I don't want to be alone here. I'm scared." Anton was still here inside the room. He's still awake. "Every time I feel so much hurt. He always held my hand and saying something that can make me relax again." Hour has passed and the nurse said na ipupunta na daw ako sa operating room. "Okay, Mrs. Bibilang ako ng 10 then iri ka ha." The doctor instructed. So I just nod. Anton is here beside me holding my hand and his other hand holding a camera. "Okay, push." Sabi ng doktor kaya umiri ako. We did that so many times until I first hear my baby Bruno's cry. And the next is my baby Brianna. They're so cute. The nurse gave them to me. Bruno and Brianna were crying but they suddenly stopped when I finally caressed them. They look more handsome and beautiful pag malapitan. The next day ay umuwi na kami. Hindi ako pinapakilos ni Anton. Si Yaya Rosa daw muna ang mag-aalaga sa kambal pag aalis daw siya. All I did the whole month was just eating breakfast, lunch, dinner, take a bath and sleeping with my babies. Having them was the biggest gift I ever received in my entire life. It's funny that the serious and cold professor was my husband. All of the students in the university was not sure if Anton has a girlfriend or wife because of his personality. Pero pag nakilala mo na siya ng buong buo ay doon mo makikita na mabait siya. My serious teacher is my husband and my twin's father. I'm so proud that I have them and will be with me until my last breath. Wakas. Marami pong salamat.